So mga tol, matapos pong malaglag ni Umar Marshall sa 2024 Paris Olympics kagabi nang talunin siya ng bagitong taga-Uzbekistan na si Turabik Khabibulaev sa pamamagitan ng unanimous decision. Marami na naman po ang nagsulputang mga bashers mga tol sa social media at sinabing tinalo lang daw si Umar Marshall na isang professional boxer ng isang bagitong amateurista. So nagsalita na nga po si Umar Marshall mga tol sa paggabigo niya na makuha ang gintong medalya sa Olympics. Nagpost si Marshall mga tol sa kanyang social media account at sinabing yung fighting spirit umano niya hindi daw natitinag para sa Pilipinas. Pero matapos daw siyang matalo, nasaktan daw siya at hindi makapagsalita. Sa katunayan mga tol, may kumakalat pa ang litrato na naging emosyonal si Marshall matapos ang laban. Sobrang hirap nga daw ang pagkatalo niya mga tol. Hindi daw niya alam kung paano daw ipapaliwanag sa mga Pilipinong naniniwala sa kanya at sumusuporta. Napakahirap nga daw na makapasok sa larong yan at walang fighter na gustong matalo. Alam daw ng karamihan mga tol na gustong gusto umano niya na makasungkit ng gintong medalya sa Olympic. Hindi lang daw para sa sarili niya at pamilya, kundi pati na din daw para makapagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. Araw-araw daw siya nag-iinsayo ng mabuti at iniwan muna daw ang professional boxing. At dyan na nga po binunyag ni Umar Marshall mga tol na nagkaroon pala siya ng injury. Wika ni Marshall mga tol, hindi daw alam ng mga tao sa likod umano ng eksena. Nagtamu daw siya ng injury 2 linggo bago ang laban. Yun daw ang dahilan mga tol kung bakit hindi daw niya nagawa yung pangkaraniwang ginagawa niya sa training. Nakaapekto umano yan sa kanyang mental strength at overall performance. Pero wala daw siyang pinanghihinayang mga tol. Alam daw niya may malaking purpose daw sa kanya ang Panginoon sa pagkatalo niya. Sa ngayon, hindi pa daw niya ito matanggap. Pero kailangan umano niya magtiwala. Siguro, isang protection na din daw yan ang Panginoon sa kanya para hindi siya magtamu pa ng mga injury. Sa kabila ng pagkatalo ni Marshall mga tol, proud na proud pa din sa kanya ang Biba promotion. At mukhang gusto ng promotion mga tol na magpatuloy si Umar Marshall sa professional boxing at doon ituloy ang mga nasimulan. So para naman sa atin mga tol, maganda naman ang ipinakita ni Marshall sa laban. Habang pinapanood po natin ang laban ni Marshall, nasasaktan niya itong kalaban niya. Pero iba kasi ang pag-i-score sa Olympic mga tol. Tinitingnan kasi dyan yung daming pumapasok na clean punches. Makamay kasi itong nakalaban ni Marshall at mautak pa. Pag pumapasok si Marshall, agad itong nagki-clinch para hindi makatama ang Pinoy. Sabay babato ito ng kombinasyon at ka-counter. Kaya nakuha nito ang kalamangan sa score mga tol. Pero katulad ng sinabi ni Marshall, nagkaroon kasi siya ng injury kaya naka-apekto sa performance niya. Sa kabilang banda naman mga tol, nakakagulat nga po na balita. Matapos ang pagkatalo sa first round pa lang ni Vincent Astrolabio sa kamay ng kampiyon ng WBC Bantam na si Japanese Junto Nakatani. Sa bansang Japan nito lang mga nakalipas na linggo. Napag-alaman po natin mga tol na sinugod pala ng hospital itong si Astrolabio dahil sa ruptured appendix. Ayon mula sa balita sa Fast Break, kinumpirma umano ni Coach Nonoy Neri na sinugod si Astrolabio sa St. John of the Cross Hospital in Davao City nito lang nakaraang Biyernes para tanggalan ng ruptured appendix matapos daw makaranas si Astrolabio ng pananakit ng lower right side ng abdomen. Wika pa ni Nonoy Neri mga tol, tila naramdaman na daw ni Astrolabio yung sakit bago ang laban dito kay Nakatani. Hindi din daw sinabi sa kanila ni Astrolabio mga tol na may nararamdaman na pala ito dahil iniisip daw ni Astrolabio mga tol na baka mapospon ang laban kay Nakatani. Kaya inignore ni Astrolabio ang sakit niya. Dagdag pa ni Coach Nonoy Neri mga tol, kahit noong nakauwi na sila sa Davao mula sa Tokyo, Japan last week, eh hindi din daw sinabi sa kanila ni Astrolabio. Nagpost naman si Astrolabio mga tol sa kanyang social media account at sinabing, "Please Lord, heal my inner pain and lead my pray every day and making me better and good positivity environment. I give my soul to you and I hope someday my dreams achieve in Jesus' name."